Magandang magandang gabi po sa ating lahat at welcome po sa ating midweek service. At bago po tayo magsimula, batiin mo muna yung katabi mo ng magandang gabi. Ayan, ano po, so nakakatuwa po kasi alam ko, even though we are not inside the church, ano po, ay meron pa rin tayong gathering sa ating mga tahanan, and I believe that the presence of God is in our home this evening. Kaya po, ako po ay natutuwa. Kumusta po ang mga taga Subic, taga Olonga po, taga Zambales, at sa ibang bansa po ng mga nanonood sa atin. Ano po, meron po mga nanonood sa atin sa Australia, ano po, sa Guam, ano po yung mga kapatid natin dyan sa Saudi, and we want to greet you. Ano po, kumusta kayo dyan? We hope that you all are safe wherever you are. Amen. And today I'm excited to share the word of God to each and every one of us. Amen. At bago po tayo dumako, tayo po muna ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito na kami ay tinipon mo ulit sa aming mga tahanan para makinig ng iyong salita, para purihin ka at para maparangalan ka, Panginoong Diyos. And Lord, today God, give us a receptive heart, empower us, encourage us, inspire us with your word, O Lord God, as we listen to your word this evening, Lord. We honor you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan po, ano po. And kapag meron po kayong natutunan, ano po, kung meron po kayong do you agree with what I'm saying, pwede po kayong mag-comment ng amen. If you learn something, you can type it in the comment button para po interactive pa rin po tayo. Ayan, ano po. So ngayon pong gabing ito, ang ating pong pag-uusapan, the title of my message today at this evening is all about weapons in wilderness. Ano po, alam niyo po, meron tayong mga kailangang weapon in our life, especially if we are going through the wilderness of our life. Amen. Ang iba po sa atin ngayon ay nakakaranas ng wilderness ng ating buhay. Dahil po doon sa pandemic na ating pinagdadaanan, ano po, hindi natin nakita ito, hindi natin ito napaghandaan. Ano po, and many of us are helpless, ano po, in what is happening right now. Kaya po maganda, as we going through this pandemic, we need to have this weapon. Amen? Meron po ako ituturo yung weapon in wilderness. When we talk about wilderness, ano po bang ibig sabihin yan? Kapag narinig natin ang salitang wilderness, ano po, ito po ay dry place. Ano po, are we in that our dry season right now? Ano po? Dry place, ano po? No growth, uncultivated, unfruitful place. We don't want to be in this place. Kaya po kapag tayo ay nasa wilderness, marami pong nag-give up, marami pong bumibigay, marami pong nagsisuicide. Yung iba nawawalan na ng pag-asa. Bakit? Because they don't have the right weapon when they are in the wilderness. Kaya po, yan po ang pag-uusapan po natin ngayon. We need to have the right weapon in order for us to enter the promised land. Because I believe after the wilderness, there is a promised land that is waiting for us. Kaya po maganda na karga natin to, bit-bit natin to, dala natin to sa buhay natin para anumang sitwasyon na ating pagdadaanan, tayo po ay pwedeng magtagumpay. We need to have the right weapon. Why? Because in the wilderness, wala kang makikitang growth dyan, dry place, walang fruitfulness. Amen. Kapag ikaw po ay hindi napaghandaan, amen, ang bagay na yan, ano po, we will end up, ano po, hopeless. Amen. And before I continue, ano po, ang wilderness, alam po ba that every one of us will go through this. Ikaw, kahit kano ka kayaman, kahit gano ka katagal na Kristiyano, dadaan ka po sa wilderness ng iyong buhay. Bago ka makapunta sa promised land, there is a wilderness that you need to go through. Because wilderness is a place of preparation. You can type it in the comment button. Ano po? This is a place of your preparation so that you will handle, you will carry, you can manage, ano po, the promised land that God has given to you. Amen. Kaya po kapag hindi ka dumaan ng wilderness, because the place of wilderness, this is the place of learning. This is the place where you can be wise. Amen. This is the place where you can gain wisdom. Amen. And in order for us to overcome this, we need to have the right weapon. Ayan, I'm super excited na kayo. Alam niyo po, yung time ni
ni Moses, mag-usapan po natin sa Joshua chapter 1, when Moses died, ano po, in the wilderness, meron pong bagong leader na pumalit, ang pangalan po niya ay si Joshua. Amen? Gusto ko pong ulitin, si Moses, ano po, maybe he is the greatest leader in the Old Testament, but alam niyo po, he did not step his foot in the promised land. Ano po, maybe he lacked one of, or two of this weapon. Kaya po ang sumunod, ito pong si Joshua, ang sinunod ng Lord. Amen. At alam niyo po, mayroong pinakabilin-bilinan sa kanya. As you read yung Joshua chapter 1, ano doon po nakalagay yung mga binilin ng Lord sa kanya, the weapons that he need to go through the wilderness. Ano po, to overcome the wilderness and enter to promised land. Kaya po, mamaya, pwede niyo pong basahin sa inyong mga bahay, sa inyong mga Bible dyan, yung Joshua chapter 1, ano po, yun po ang susundin natin, ano po, na ating patuloy na pag-aaralan. Doon sa verse 1, yung namatay si Moses, amen, there is a new leader named Joshua, at yung siya na po ang magiging leader po ng Israel, ano po, ang ganda po, bakit? Kasi ang Panginoon ay nangusap sa kanya, at binigay sa kanya itong mga instruction na ito, itong mga weapons na ito, para po magtagumpay siya at makarating sa promised land. So, hindi ko lang po papatagalin. Ano po ang unang weapon natin so that we can overcome the wilderness? Number one, we need to have a vision. Amen? Kailangan po meron kang vision, meron kang nakikita. Dapat nakatatak sa isip mo yung vision. May picture of future ka, ano po, na ninanamnam mo, na binivisualize mo, na ini-internalize mo sa buhay mo. Amen? Para ano po, para doon ang focus mo. Dahil sa wilderness, unfruitful. Ano po, wala, dry place. Wala po kang makikitang growth, wala kang makikitang fruitfulness, wala kang makikitang senyales man lang ng katagumpayan doon. Amen? That's why we need to focus our eyes on the vision. Kaya po si Lord, ang una niyang binigay kay Joshua, ano po, ay vision. Inexplain niya, pinaliwanag niya, ano po, binigyan siya ng kanyang ng mental picture of what he is going to conquer. Amen. Ano po yung mental picture na yan? Basahin po natin sa Joshua chapter 1 verse 4. Sabi niya, from the wilderness and this Lebanon, as far as the great river, the river you preach, all the land of the Hittites and to the great sea toward going down of the sun shall be your territory. Amen. Nakita mo ba yung wilderness? Nakita mo ba yung Lebanon na yan? Nakita mo yung river na yan? Yung Euphrates na yan, sabi niya, ito ang mga makukonquer mo, ito ang mga ari-arian na mapapasa inyo. Amen? Kasi importante po yung vision. Vision fuels our passion. Amen? You can comment that in your comment button. Ano po? Vision fuels your passion. Yan, kapag ikaw ay nanghihina na, kapag ikaw ay wala na nakikitang pag-asa na sa wilderness ng buhay mo, but if God will remind you with the blessing, with the promise, with the vision that put into your heart, ano po, nai-empower tayo. Amen, nai-encourage tayo to continue. Amen, ako po ay madalas din pong nadi-discourage. Madalas din pong nawawalan ng gana at nalulupay-pay din minsan ang aking spiritual life. Amen, di po porket pastor ako ay hindi na po ako nanghihina. Ano po? But you know what? Every time na ako po ay nanghihina, lagi po nare-remind sa akin ng Lord, born again Zambales. Lagi nire-remind sa akin ng Lord, born again Pilipinas. At kapag nare-remind po ako nung yung vision ng church, ano po, doon po ako na-empower yung aking spirit, ano po, yung passion na po na-energize ako to continue to go on. Why? Because there is vision. That's why if you don't have vision to your life, start to have one right now. Amen. You need to visualize your life. Amen. You need to see things beyond, ano po, the circumstances. Kailangan po natin ng vision. Kaya po, dahil ang lugar na paglalagyan mo sa wilderness, wala kang makikitang fruitfulness yan, dry place yan, ano po. And what you can only see, ano po, is to see it through the eyes of faith, ano po, which is the vision. Kaya po importante na meron nakikita ang isang tao. Ano po? Because what you are seeing right now is just temporary. But after this, there is a promise. There is a promised land that is waiting for you.
Kaya po maganda na ano ba yung vision mo? Ang church may vision. Ikaw ba meron ka bang vision sa iyong pamilya, sa iyong buhay, sa iyong ministry? I mean, if you don't have vision, sabi po ng Bible, the people will perish. Amen. Kaya if we don't have a vision, we will perish. Our family will perish. Our ministry will perish. Our business will perish if there is no vision. Kasi yung vision na yan, yan ang dala-dala mo para ano po, para ma-overcome mo ang wilderness. That is your weapon. Amen. We need to have that weapon sa ating buhay. Amen. Alam niyo po, meron pong ginawang experiment. Experimento po ito, dalawang daga. Ano po yung daga, nilagay sila sa balde, isang dalawang balde, dalawang daga, ano po. Yung isang balde tinakpan nila, madilim. Ano po, at yung isa po open lang. Tinignan po nila kung gaano tatagal po yung daga doon. Alam niyo po ba yung daga na madilim, yung kanyang kinalalagyan, ano po, ilang oras lang nawala na, nalunod na. Pero po yung isang daga na open, ano po, inabot na ng kinabukasan, buhay pa. Amen. Lumalangoy pa kasi nakakakita siya ng pag-asa. Nakakakita siya ng liwanag. Amen. Ganun po tayo kapag meron tayong vision. Ano po? We are able to see things beyond our circumstances. Amen. We are able to see things, amen, through the eyes of our faith. Kaya po, importante na merong vision. Bakit? It fuels, it energizes your passion. It drives you to go through, ano po, the promised land. Kaya po kapag wala ka pa niyan, sabihin mo diyan, i-type mo diyan, we need a vision. Amen? We need a vision to our life. Ayan po, no? Para po tayo ay magpatuloy. We need to start to have a vision in order for you to enter the promised land. Kaya po, yan ang unang ginawa ng Lord sa kanya. Ang binigay dito po kay Joshua, ang unang in-instill, dinownload sa kanyang isip ng Panginoon ay walang iba kundi ang vision. Amen? So if that is amen to you can type amen to the comment button. Amen? At pangalawa po, pangalawang weapon that we need to have in our life to go to the promised land, this is our second weapon in wilderness. Number two, it's God's presence. Amen? Yung God's presence, dapat meron po tayo niyan. If you want to conquer things, if you want a victorious life, if you want to enter to the promised land, if you want to overcome wilderness, kailangan kasama mo ang Diyos. Kailangan kasama natin ang Panginoong Diyos. Amen. Kaya tayo nananalangin, kaya tayo nagpupuri, because we want to invite God's presence to our life. Amen. Gusto natin, ramdam natin ang Panginoon. Gusto natin yung presensya ng Diyos, nararamdaman natin. Amen. In order for us to overcome this wilderness, we need the presence of God. Kaya ito yung pangalawang ginawa sa kanya ng Lord. May pinangako sa kanya. Doon po sa verse 5, sabi niya, no man shall be able to stand before you. Walang sino man, all the days of your life. Ang bihira, ano po? Yan ang pangako ng Diyos. Ako po, gusto ko pong panghawakan yan. No man shall be able to stand before you all the days of your life as I was with Moses. This is the promise of God. Look at this. So I will be with you. I will not leave you nor forsake you. God's presence. I will be with you. Amen. Sasamahan ka ng Panginoon sa bawat laban. Sasamahan ka niya sa wilderness. Sasamahan ka niya hanggang makapasok doon sa promised land. Amen. What a great assurance that we have with God. Amen. Napakaganda po yan sinabi niya. I will not leave you nor forsake you. Amen. Kaya po, kapag tayo ay merong ginagawa, kapag tayo po ay merong pupuntahan, pag meron tayong pangitain, ano po, you know what, importante na kasama tayo ng Diyos. Kasama natin ng Diyos. Importante na sinasamahan tayo ng Panginoong Diyos. Amen. Because without God's presence, amen, we will be in trouble. Amen. I remember what happened to David. Si David po, tuwing laban, ano po, in the mga Israelites, dala nila yung Ark of the Covenant. And every time that they bring the Ark of the Covenant, they are victorious. Amen? They defeated the enemy. Pagkakataon na dala nila yung presensya ng Panginoon doon sa Ark of the Covenant na yun, nagtatagumpay po sila.
Amen. Ganun din po si King Jehoshaphat. Last time, we talk about this last Sunday, si Ate Leslie, pinrich niya po ano po ang ginawa? Ano po ang ginawa nito ni nila King Jehoshaphat? Nag-pray. Ano po? Nag-praise and worship. At nakita nila, yung kalaban nila ay mga namatay na. They are already defeated. Ano po, the moment we worship, even the angel of heaven is moving. Amen. And the enemy is being defeated through our worship. And worship is our weapon. Amen. Worship is our weapon against the enemy. Kaya po yung time niyan, yung time po ani Joshua, ni-remind siya ulit. Alam niyo po si Joshua, maybe he knew the presence of God already kasi alam niyo po si Moses ay alam din, kilala din po ang presensya ng Panginoong Diyos. Alam din niya na kapag hindi mo kasama ang presensya ng Diyos, ano po ang sabi niya? Di po sa Exodus chapter 33:15, sabi niya, then Moses said to him, if your presence does not go with us, do not send us up from here. Alam ni Moses ang value ng presensya ng Panginoon. Amen. Alam niya na, Lord, hindi ako pupunta dyan sa pinapapunta mo sa amin kung hindi mo kami sasamahan. Amen. Because he knew that God's presence brings victory. You can type it capital letter with exclamation point. Amen. Type niyo po dyan, God's presence brings victory. Tandaan niyo po yan. Amen. Kaya po kagaya ni David, kagaya po ni King Jehoshaphat, kagaya ni Moses, same reminder kay Joshua ang ginawa po ng Panginoon dito. Amen. That you need God's presence in order for you to enter the promised land. Amen po ba yun? Kaya po ngayon po, kumusta po ang inyong ang presensya ng Diyos sa buhay nyo? You know what? You can build God's presence to our life through our secret place. Amen. Ang isang tao na puspos mararamdaman ng mga tao sa paligid niya. Amen. And you can build that anointing in your life if you work it out through to your secret place. Amen. Kaya po dapat meron tayong time. We go to our secret place. That is the time to worship. That is the time to pray. That is the time to meditate. Ano po, the word of God to our life. Because those are the things, ano po, that brings God's presence to our life. Amen. Kaya po, kailangan mo ng vision. Kailangan mo, ano po, ng presensya ng Diyos sa ating buhay. At pangatlo po, pangatlong weapon na kailangan natin in order for us to overcome the wilderness, ano po, pangatlo, yung tinatawag po na strength and courage. Alam niyo po, in the wilderness, as you go to the promised land, there are giants that you are going to face. Amen? Meron pong mga giant na tayo makakalaban po dyan. Ang wilderness, this is the test of strength and courage. Ano po, yung pandemic na ating nararanasan ngayon, this is the test of strength and courage. Tatagal ka ba? Kakasaka ba? Amen? Sa panahon ngayon po ng wilderness, ano po itong pandemic na ating pinagdadaanan, marami na ang nanghihina. Marami na ang nawawalan ng pag-asa, marami ang nagsisuicide. Alam po, marami na ang natatakot, marami ang nagkakasakit, marami ang namamatay. And if we don't have strength and courage, ano po, in life, we will easily give up. Amen. Kaya po, ang sabi sa kanya ng Lord, ang sabi po ng Lord kay Joshua, be strong and of good courage. Amen. Kailangan mong maging malakas at matapang, sabi niya, bago after he encourage Joshua, alam niyo po kasi pagka ang tao discouraged, ano po, mga apektado lahat eh, nawawala ang joy, nawawala ang strength. Amen. Kaya po, sabi niya, be strong and of good courage, for these people you shall divide as an inheritance the land which I swore to their fathers to give them. Alam po, after he reminded Joshua to be strong and courageous, ni-remind na naman yung vision. And then that's why from time to time, we need to revisit the vision of the church, the vision of our family, or to the vision to our life. Amen. We need to revisit it from time to time because pag tinignan po natin yun, doon po tayo napapalakas. Ano po, doon po tayo
nabibigyan ng strength ano po, when we revisit the vision. Dahil sabi ko nga po kanina, yung vision fuels our passion. Amen? Kaya po, marami po ang namatay dyan. Actually, yung mga pumunta po ng wilderness, dalawa lang po ang nakapunta ng promised land. Kasi hindi lahat merong strength at courage. Marami pong namatay dahil sa takot at dahil sa complaining spirit at tingin nila sa sarili nila, mga tipaklong. Amen? Only Joshua and Caleb entered the promised land, yung mga original po na galing ng Egypt. Amen. Dahil po yung mga nauna, nakasama nila, they don't have this strength and courage in their lives. Amen. Bakit po? Kasi as you enter the wilderness, as you go to the promised land, amen, you will encounter giants. Amen. You will encounter giants in that promised land. But I want you to remember this. If your battle is bigger than yourself, that is not your battle. That is God's battle. Amen? You can type it in your comment button. If the battle is bigger than yourself, that is not your battle, that is God's battle. Amen? Kaya po, we need to have strength and courage. Kaya nga po sa Bible, 365 times sinabi na do not be afraid. Ano po? Be strong and courageous. It means every day of our life, God is reminding us to be strong and courageous. Na huwag kang matakot because the spirit of fear does not come from the Lord. Amen. That's why we need to be strong and courageous. Kaya sabi niya, actually sa chapter 1 po, nakailang ulit po ang Lord na i-remind ano po, si Joshua to be strong and courageous. Amen. That's why this is the same reminder to us ng Lord ngayon pong panahon ng pandemic na ito. I want to tell you right now to be strong and courageous. You can type it in your comment button. Be strong and courageous. Alam po, with capital letter and exclamation point, be strong and courageous. Kailangan mo yan. Kailangan natin yan. Amen. Kailangan ng katabi mo yan. Kailangan ng pamilya natin yan to remind us every day, every hour that we need to be strong and courageous. Amen. At pang-apat po, ano po, pang-apat po na kailangan natin, the fourth weapon that we need ano po, to overcome the wilderness and to go to the promised land, number four is no other than the Word of God. Amen. The Word of God. We need the Word of God to our life. Amen. Kailangan po natin na tayo ay may gabay ng salita ng Panginoong Diyos. As we go through, amen, the wilderness, ano po, kailangan meron kang tinatawag po na manual of life, which is the Word of God. Kaya po sabi niya dito sa Joshua chapter 1 verse 8, study this book of instruction. Amen? Continually meditate on it day and night so you will be sure to obey everything written in it. Amen? Ano po ba yan? Ano po ba yung book of instruction na yan? Ano po yung gustong isabihin sa atin ng Panginoon? This book of instruction, amen, this is the sword of the Spirit. Amen. In the book of Ephesians, amen, chapter 6, makikita nyo po doon na sinabi ang Word of God, this is the sword of the Spirit. This is our weapon. The enemy will try, will throw lies to you. Hindi mo kaya, mag-give up ka na dyan sa wilderness, walang fruitfulness ka na nakikita dyan, ano, walang growth, walang development, mag-give up ka na. Sa C2S mo, huwag ka nang magpatuloy kasi hindi ka naman dumadami, hindi ka naman lumalago. Sa buhay mo, huwag ka nang mangarap, total, hanggang dyan ka na lang naman. Ang nanay mo, tatay mo, mahirap, ganun din ang kakalabasan mo. Amen. This is the lies of the enemy that will throw to you. But when you read the Word of God, ang sabi ng Bible, you are more than conqueror. Amen. You can type it. We are more than conqueror in Christ Jesus. Amen. Kaya po dapat alam natin kung ano yung panlaban natin. In Matthew chapter 4, same weapon that Jesus used to defeat Satan. Amen. Yung tinutukso siya, lagi niyang sinasabi, it is written. Because he knew that the Word of God, amen, is his weapon against the enemy. Amen. You need the Word of God to enter the promised land. Pangalawa, ano ba ang Word of God? This is the constitution of God's kingdom. Amen. When we say constitution, this is the law of the kingdom of God. The more you know the law, the more you obey it. Ano po? The more you knew the law, amen, the more you will
obey it. Amen. The more you do it. Kaya po, importante po na alam natin. Kasi sa God's kingdom, meron kang mga kailangang gawin, meron kang hindi mga kailangang gawin, and you have by standard of living when you know the word of God. Hindi ka, meron kang mirror what is right and what is wrong when you knew the word of God. Amen. Kaya po, sabi niya, kung gusto mong maging matagumpay, kailangan mo, you need to study this book of instruction. Amen. Sabi po niya dito, last, this is your roadmap to success. Kung meron kang mapa na dadalhin sa buhay mo, amen, na roadmap ng buhay mo, kailangan po ang gamitin natin ay ang salita ng Panginoon. Kaya sabi niya dito, study this book of instruction continually. Be sure to obey everything written in it. Only then. Which means conditional. Ano yung condition? Ayan po, kailangan mong namnamin, kailangan mong sundin. Only then you will what? You will be prosper. You will prosper and succeed in all you do. Amen. Magtatagumpay ka sa lahat ng iyong gagawin kung ikaw ay alam mong meditate mo at sinunod mo ang salita ng Panginoong Diyos. At alam niya po, maraming napapahamak na tao because they don't know the word of God. Marami pong mga tao ang wasak ang buhay, magulo ang buhay ngayon because they don't know the word of God. Kaya sabi sa Hosea, this is my last verse as I end. Sa Hosea chapter 4 verse 6, sabi niya, my people are destroyed for lack of knowledge. Amen. Kaya po, importante na alam natin ang salita ng Panginoong Diyos. Amen. Ano ba ang salita na papakinggan mo? You know what the reason why Moses did not enter the promised land? Kasi ang salita na kanyang pinakinggan ay salita ng 10 spies. Amen. Pero sino ba ang nagsabi sa kanya at nangako sa kanya ng promised land? Amen. Do we give weight to the word of God? Binibigyan ba natin ng bigat ang salita ng Panginoon sa buhay natin? Binibigyan ba natin ng importansya at sinusunod ba natin ang salita ng Panginoon sa ating buhay? The reason why Moses did not enter to the promised land, he listened to the 10 spies. Alam niyo po, maraming mga 10 spies sa paligid natin ngayon na magsasabi sa iyo ng kasinungalingan, magsasabi sa iyo ng mga fake news, ng mga bad news, amen, para hindi ka magpatuloy. But you know what? You need to stick to the word of God. Amen. The word of God must be the standard of your living. The word of God must be the final authority of your life in order for us to go to the promised land. Amen. Sana po meron po kayong natutunan. Ano po ngayon pong gabi pong ito. Naniniwala po ako as we have these 4 weapons in our life. Ano po, we can overcome wilderness. Ano po, and we can enter to the promised land. Kaya po, maraming salamat po sa pagtutok po sa ating pong midweek service. I would like to close in prayer. Panginoon, maraming salamat dahil ngayon pong gabing ito, pinalakas mo kami ng iyong salita, Panginoon. Salamat dahil ang mga weapons na ito ay gagamitin namin to as we are in the wilderness right now, O God. And Lord, one day we know that we are near to the promised land, O Lord God, because we have this vision, your presence is with us. Panginoon, we have this strength and courage, Panginoon. And Lord, we have your word into our life, O Lord. Kaya maraming salamat, Panginoon, for your word this evening. We honor you and we glorify your name. In Jesus' name, we pray. Amen. Ano po, maraming salamat po sa inyong lahat at pagpalain po tayo ng ating Panginoong Diyos. God bless.